Ngayon naman mga kapagrot ay puntahan natin ang kanilang pool. Yung ginawa nilang pool. Ito, mga nagbakbakan ng semento sa highway. Ayan. Ito yung kanilang mini pool. Ayan. Ayan, ito double purpose yung kanilang pool. Dahil yung kanyang excess na tubig ay napupunta sa fish pond. Ayan, so babain natin yung kanilang fish pond. Ayan. So itong mga boulders na ito ay nabili daw nila ng 500 pesos per load sa isang tawag nito, isang company na kung saan nagbabakbak sila ng mga semento sa highway. So ang isang load ay binabayaran nila ng 500 pesos. So, pati dito sa kanilang fish pond ay boulders din yung kanilang nilagay. Ayan. So, kitang-kita yung ganda ng pagkakagawa ng fish pond. At punta natin itong tubig. Ayan. Yung tubig na yan ay nanggagaling dyan sa may swimming pool. So walang tapon talaga ang tubig. Yung swimming pool naman ay ang pinanggagalingan ng tubig ay sa water pump. Ayan. So walang chlorine yung tubig ng swimming pool. At ayan. So sa gilid ng fish pond ay merong mga tanim na buko. May mga katuray, may mga sili, may mga pipino at mga iba't ibang halaman. So very useful. Kasi nga madali kang makakakuha ng pandilig sa mga halaman na kanilang mga tanim. At kapag masyado ng marami ang tubig dito sa kanilang fish pond, yung excess ulit ng tubig ay napupunta sa kanilang farm or yung kanilang rice field. Ayan. So dito merong parang overflow at napupunta dyan. Yung tubig napupunta sa may palayan. So napakagandang idea ng kanilang ginawa. Ayan. Mini resort, no? Ayan. So sana maka-inspire ditong ating ipinakitang mini resort sa mga gustong gumawa ng pool at gustong magkaroon ng pansariling fish pond or pangnegosyo. Pwede kayong gumawa ng ganitong mga setup ng pool at fish pond. Ayan. So maraming salamat mga kapugrot. God bless you all.